friend, this is Martin and welcome to another vlog. As you can see mga kabudol, medyo maaga ako nagising kasi this is my first vaccine. Usually ang gising ko is 11 or 12 kasi since wala naman din akong ginagawa. So ayun mga kabudol, sana paglabas ko sa labas is wala masyadong bantay kasi since vaccine naman yung reason ko, tsaka may working pass naman ako, siguro makakalusot din naman ako. Try ko na lang din mag-taxi since malapit lang din naman yung destination namin. So after this mga kabudlos, in-meet ko yung tropa ko from malapit sa SM Fairview, then magkita kami sa Carrieto kasi ang destination ng vaccine ko is Manila. So dun yung meet up namin kasi hindi ko alam yung venue talaga. So sinamahan lang din ako. Ayun mga kabudol, pag nandun na ako mga kabudol, update namin kayo kung paano, gaano karami yung mga nagpapavaccine at saka kung ano yung mga procedure, kung paano yung pavaccine, kung ano yung mga kailangan. So ayun mga kabudol, babay muna. A few moments later. Ayun mga kabudol, malapit na kami sa sa Carrieto. So hindi naman siya masyadong mahigpit. Parang mga motor yung chinecheck. So pag nakataxi ka, hindi naman ganun. Ayan mga kabudol, actually nandito na ako sa Carrieto. So pupuntahan ko lang yung simbahan ng Santa Cruz kasi hindi ko masyadong kabisado rito. So wala pa yung kaibigan ko, so mag-aantay muna ako dito. Lalakarin ko na lang kasi malapit lang naman. Ito yata siya. Hindi ganun kahigpit, unlike before na ang daming bantay kasi ang hinuhuli lang ngayon is yung mga nakamotor. So nakakapagod. Ayan, nakarin ko na siya. Ayan, paikot na ako. Saan ko yung entrance dito? First time ko kasi makapunta rito mga kabudol, so hindi ko talaga kabisado itong Santa Cruz na simbahan. So parang ito siya. Ito yata yung i-scan nila, ilalagay sa ID mo. So sobrang talaga rin pala ito. So ayan mga kabudol, balikan ko kayo later pag nasa venue na ako. Ipapakita ko kung gaano karami yung mga tao doon. So ayan, bye. So ayan mga kabudol, ang haba ng pila. Dito na ako sa pilahan. So ayan, malapit na ako sa gate. Ayun mga kabudol, sobrang haba talaga ng pila. So pagdating namin dito, mayroon ng tao sa baba, second floor and third floor. So nasa third floor ako. Ang setup yata dito is papaba. So nasa huli kami, so hindi ko alam kung ano oras matatapos. Mahaba.
third floor na po tayo. Ay, second floor. Second floor na po. Ay, mga kabudol, nasa first floor na rin kami. At last, malapit na kami sa baba. Malapit na. Nasa first floor na po kami. Hindi na naman tayo. Malapit na kami sa destination for box. As you can see, wala nang gaanong tao kasi nasa destination na sila. Ayan mga kabudol, one step closer, malapit na ako sa vaccination area. Ayan mga kabudol, nandito na ako sa loob, so ito yung mga kasama. Ayan. Medyo madami na. Kunti na lang yung nasa labas. Ngayon mga kabudol, nasarapan na po ako. So, susunod na ito ay tuturukan na po ako. So, ayun mga kabudol, at last, nakapag-vaccine na ako. So, dumiretso muna ako sa office ng kaibigan ko kasi naabutan ako ng lockdown. So, kuhatid na lang daw nila ako. May tuktok yata sila. Tuktok ba yun? So, ayun mga kabudol, gusto ko lang ipakilala yung isang kaibigan ko, yung secretary namin. Ay wait lang, yung kaibigan ko muna na ano, famous daw siya sabi. Ayan. Guys, gusto ko na magpasalamat din dito kasi siya yung naging way para makaano ko ng vaccine. Na malimos kasi ako ng vaccine dito. So, ayan, baka may gusto ko i-promote yung business ko. Cast Art House of Fountain Pop sa mga rentals, pagawa, made to order. And... Ano yun? Huwag po lang tayo matakot na magpa-vaccine. Para may protektado yung kalusugan natin. Actually, vaccinated na siya. So, ay mga kabudol, ipa-flash ko yung business FB nila sa business nila para at least kung may gusto, kung gusto nyo mag-rent, ayun, message nyo lang siya. So, ayan. Then, ayan. Ito yung kasama namin. Kaya, say hi naman ito. Ayan mga kabudol, ipapakilala ko yung secretary dito sa barangay, basta ano na to, hindi ko sasabihin kung anong barangay pa at mahuli ako. Joke! Ayan. Yes, hello po mga secretary, kabudol. Baka may gusto kong sabihin sa mga kababayan natin. Yan, sa mga kababayan natin Pilipino, ina-encourage ko kayo na magpa-vaccine. Although hindi naman siya sa pilitan, nasa atin din naman po yun, pero mas maganda na tayo bakunado at protektado tayo. Kasi mas mahirap yung, huwag natin isipin yung takot kung ano yung mangyari dahil nabakunahan tayo. Marami lang kasi talagang fake news na kumakala. Pero mas maganda at mas safe na may vaccine tayo at isa yung way para makatulong para malabanan natin yung pandemic na nararanasan natin. So anyway mga kabudol, gusto ko ulit magpasalamat sa kay Madam Secretary kasi siya din yung isang way para makapagpa-vaccine ako. Kasi sa lugar namin medyo mahirap kasi ano, medyo matagal yung process lalo na hindi kami butante doon. So ayun, papasalamat ako sa kanya. So ayun mga kabudos, gaya ng sabi ni Secretary, hindi naman sa pilitan kasi kumbaga parang choice nyo pa rin. So para sa akin kasi parang kahit sa simpleng bagay makakatulong tayo para sa mabilisang pagbalik sa normal kasi syempre iba ang hirap. Ang hirap talaga ngayon kasi paulit-ulit yung nag-isip. So sana makonvince namin kayo na magpa-vaccine natin. Pero inuulit namin, hindi sa pilitan kasi choice na pa rin. Tsaka maganda pag nakapag-vaccine ka na kasi ang advantage ng vaccinated na may card na siya, then at the same time magamit mo siya. Halimbawa, di ba, parang bawal na pumasok sa mall pag walang, hindi siya vaccinated, tapos sa ibang lugar. So ayun, magagamit mo talaga siya. So mahalaga pa rin siya, mahalaga pa rin yung ano, purpose pag nagpag-vaccinated ka. So ayun mga kapudol, pauwi na ako. So mga kapudol, kung may gusto kayong pagawa sa akin ang susunod na video, just comment lang sa baba. Then ayun, sa mga hindi pa updated, sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel ko, just share and watch, then subscribe mo lang po sa channel ko. Then huwag kalimutan pag-click yung
yung bell button sa baba. So, bye-bye. Thank you.